ikong itataas. Bandila ng Pilipinas, saan mang sulok ng mundo, iwawagayway ko ito. Napahanga si Manny Pacquiao at napakanta sa galing ng boksingerong Pinoy na kanyang alaga. Dahil ang Meksikanong boksingero na sobrang maskulado, bato-bato ang katawan at di kalibre ang boksingerong ito. Wasak ang kanyang pagmumukha at iyak ang kanyang pamilya pagkatapos brutal na makatikim ng isang TKO loss sa ating kababayan na mukhang inosente. Napahanga niya si Manny Pacquiao at ang lahat ng tao sa arena Kuala Lumpur, Malaysia. Halika kaibigan, ating balikan kung paano tinapos ng ating kababayan ang bato-batong boksingerong Meksikano upang pahangain si Manny Pacquiao at mapakanta pa ito dahil ang laban na ito ay naging co-main event sa bakbakang Matisse versus Pacquiao. Nagsimula po ang kwento sa isang batang Pinoy ang laki sa hirap at sa murang edad ay napilitang magbanat ng buto. Naging isang mangangalakal ng basura sa bayan ng Cebu. Hindi niya alintana ang init at sikat ng araw at ang masangsang na amoy ng mga basura na pinipilian at kinakalakal niya. Ang batang ito ay nangarap na maging isa ring sikat na boksingero. Kasama nila General Casimero, hinubog ang mga kakayahan sa Omega Boxing Gym sa lungsod ng Cebu at dito sila nagsanay ng husto. Ang batang si El Capitan Jack Tipora ay isa ring talintadong boksingerong Pinoy na sa murang edad ay naging WBA Interim World Champion sa Featherweight Division nang talunin niya ang isang bato-batong Mexican boxer kasabay ng laban ni Manny Pacquiao versus Lucas Matisse. Araw ng Sabado, July 15, taong 2018, dumayo si Manny Pacquiao at ang ating bida na si El Capitan Jack Tipora sa Ayaita Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Haharapin ni El Capitan dito ang Mexicanong boksingero na si Edibaldo Ortega. Paglalabanan nila ang WBA Interim World Flyweight Title. Hindi po basta-bastang boksingero ang makakalaban ni El Capitan dito na si Ortega Edibaldo. Dahil ang kanyang record ay 26 wins at isa lamang ang talo. Kadalasan sa kanyang mga nakalaban ay kanyang binaldado. Hindi naman natakot ang ating pambato dahil perpekto ang record nito. Malinis na 21 na panalo at walang talo. Katatapos lamang niyang talunin ang kinatatakutang boksingero ng Afrika sa isang second round brutal KO. Nagsimula na ang kanilang laban at seryosong seryoso talaga ang Mexicano. Masama ang kanyang titig sa ating kababayan. Pero pangiti-ngiti lang si Jack Tipora na may inosenteng mukha sa umpisa ng laban nila. Round 1, power shot agad ang pinapakawala ng dalawang boksingero. Nagpakilala naman si Jack Tipora gamit ang mabibigat na suntok niya. Gumanti naman ang Mexicano at hindi rin basta-basta nagpapatalo. Before that, I think Tipora landed a good body shot. This crowd's getting loud. He's been hit with a couple big shots. I agree, just like that one right there, a little right hook. Some heavy punches here in round one. This is the kind of fight we expected, Chris, and that's what we're getting. They both said that this is action. Magsisimula pa lang ang round 2, pero may lamat na agad ng pagkabasag ang mukha ng Meksikano. Agresibo agad si Ortega, siya pa ang sumusugod kay Jack Tipora. Pero nakakounter agad siya ng mga malalakas na suntok ng ating bida. Every punch thrown with knockout intentions. This is going to be the battle of hooks, I believe. Both these guys really like their lead right hooks. Good exchange here. I like how sa round 3, mainit ang palitan ng dalawang boksingero. Bigay todong mga suntok at maliksing mga galawan. Parehas ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban. The right, hit it with the left. Round number 4, puro power shot na ang pinapakawala ng dalawa. Pero magaling talaga si Tipora sa mga counter na atake niya. Little Mexican food stand. No.
Can their friend, their... Round number 5, nagre-ready na po si Manny Pacquiao ng kanta para kay El Capitan Jack Tipora bago niya labanan si Lucas Matisse. Kaya ginaganahan na po ang ating bida na pabagsakin na ang bato-batong Mexicanong kalaban niya. Good luck. Nice defense there, buddy. Sa round number 6, seryoso na talaga ang kalaban. Natapusin na ang ating kababayan. Pero mukhang mababaliktad pa ata dahil siya ang madalas na tinatamaan. Sa round number 7, agresibo pa rin ang Meksikano. Pero sobrang lakas naman ng mga suntok ng Pilipinong boksingero. Round 8, basag na mukha ng Meksikano dahil sa mga mabibigat na suntok na tinamo nito sa kababayan nating Pilipino. Tuloy pa rin ang bakbakan pero sobrang magana ang mukha ng Meksikanong kalaban. Hirap na itong makita ang mga galaw ni Tipora. Puso na lang talaga ang kanyang pinapagana. You've never had a drink before, David, have you, Chris? Well, it's always in somewhere. No, let it go. Sa round number 9, dito natatapusin ni El Capitan Jack Tipora ang paghihirap ng kalaban. Kaawa-awa, magang-magana kasi ang mukha nito at parang ayaw nang tumayo sa kanilang laban. Pili ang mga suntok ni Tipora pero halatang ito ay iniinda talaga ng kalaban niya. Sa lakas ng kanyang suntok ay nasira pa ang wrapping ng kanyang gloves kaya pinaayos pa ito sa corner ni Tipora. The fight is being fought where he wants it. Inyo. Also, his punches are just seem to be much heavier and more explosive. Sa huling segundo ng round 9, sobrang lalakas na ng mga suntok na El Capitan na talaga namang nagpapayanig sa Mexicanong kalaban hanggang sa may isang napakalakas na timing na uppercut na sumalubong sa pagyuko ng Mexicano. Bumagsak ito at halatang nahilo. Kaawa-awa at kalunos-lunos na ang sinapit ng pagmumukha nito pero lumaban pa rin ito sa Pilipino. Kaya naman rapido, kaliwat ka ng suntok lang ang kanyang tinamo. Dahilan upang itigil na ng referee ang kanilang laban dahil di na kayang depensahan ng Mexicano ang kanyang sarili sa laban. If you can't intelligently defend yourself, it should be stopped. Did you see that there? I did. I saw him getting hit, getting hurt. Napahanga at napakanta si Manny Pacquiao sa galing ni El Capitan Jack Tipora habang basag-basag naman ang mukha ng Mexicano na kalaban niya at iyak ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone.